Okay, mga kaibigan, nandito na tayo. We are now back. And this is now game number 2 ng ating potential best of 3 series. TNC taking game number 1 against OG Asoray. Ano masasabi mo sa pagkapanalo na yun ng TNC? Personally, nakita lang din yung parang, kasi may nagsabi kanina si Wolf na analysis nung ko sa laban na yun. Pag yung kalaban mo is basically kung Troll Warlord saka Lifestealer, you go for the heavy illusion champion, heroes. So, the pick down on the Phantom Lancer was a pretty nice ano daw, counter to that composition na ginawa ng Evil Geniuses. Oo nga eh, yung Phantom Lancer ni Kuku with the Aghanim Scepter upgrade proving to be too much para dito sa side ng EG. At nandito na tayo now, straight into the drop natin. Kuku, tignan mo kung anong mga ipipick ni Kuku rito. EG going for the Trent and the Magnus as their pick. TNC going for, eto na, Teams, Earth Spirit, CM, and Axe ang pick nila rito. Best in the world. 10 seconds. Sabi, si Teams God daw kasi ang Earth Spirit ng Pilipinas eh. Pero napatunayan niya. Pero tignan natin ngayon, against the top tier, the top dogs ng Dota World, mga kaibigan. EG at Shadow Shaman. And Trent, yun ang patuloy na pick dito ng EG. Mongazor ang feeling ko magsi-CK dito. Etong EG. Lina ni Kyokyo Martin. Makes sense. Kasi may Crystal Maiden din ng ano, ang TNC. Nakita na palagi na pag ang rotation is Earth Spirit saka CM. Crystal Maiden. Oh, Lina Inverse ang sumusunod. Maganda kasi dyan yung sustain ng mana na para sa mga core nila. Tapos syempre, Axe will be able to spam yung mga skills niya. Remaining. Mga simpleng Battle Hunger, mga simpleng call. Dahil may CM sila dyan. Na alam naman natin maganda yung anti- Naghanap na ng TNC's ano, ng pang-late game. Kumeso, ano, kumeso na. Ang Evil Geniuses. Kumeso na sila rito. AM ni RTC, mga kaibigan, nilabas na nila rito. So, Magnus na naka-Battle Fury, naka-Empower. Isang RP, kayang umubos ng 5. Ganyan ang combo nila. They have the Trent to hold, the Shadow Shaman to catch. At isang malupit na, tingin ko midlane na lang ang kulang dito para sa EG. Ano, magiging hero ni Sumail. At mukhang EG, ayaw nila magpatalo sa TNC dito. Tignan natin kung ano magiging last ban para sa magkabila ang teams. Ember Spirit will be ban out for TNC. Ano naman ang ibaba ng EG rito? Sama-sama nating alamin yan. Make sense na lang din na nag-Magnus na ngayon ng Evil Geniuses. Remaining. Kasi ano eh, isa mo na nga kayo ngayon dito, diba? Na walang impact yung reserve time. Para mata, yung Faces Void ni Universe. Kahit oo, kasi mili sila kanina. Uh-huh. At least ngayon meron, kahit magmili ulit sila. Binabati ko nga pala yung kaibigan ko na nanunood, si AJ Perez. Pati yung si Mami Elise na nagpapabati. Hello, happy viewing. Si Jason, yung mga pinapabati niya dyan, happy viewing sa inyo. Mm-hmm. At di ko mabasa yung mga pabati niyo. Mamaya na lang kasi di ako nakakapag-cellphone. Mamaya. Ako naman, if okay lang. Shoutouts sa mga co-caster natin na nasa ibang lupalop dyan, sila Butters. Kailan pa sila babalik? Wolf. Alam ko mamaya ata. Kapabalik na sila. Saka si Amira. Of course, yung other co-casters ko, Amplifier and Riku. And EG. Ayun, checkan natin ngayon kung ano yung last pick. Yo, EG. Anong pangalan ni guard? Pinapanood, binabati namin yung guardo ng building TNC namin dito sa JM Raymundo building. Si Guardo versus Sosa, ang pinakamagandang guardo sa balat ng lupa. Napakabait niyan. Guardo na best. Parking boy pa. Eh, pinapapark yung mga kotse natin sa labas eh. Rapsi. Napakabait niya si Guardo. Si Guardo Versosa. Nakalimutan ko yung pangalan ni Guardo eh. Pero ito. Omni Knight. Ang last pick dito para sa EG. Simpleng Omni Knight pick. Mukhang reserve Magnus ni Sumail Copin sa mid lane to. Offlane Omni Knight ni Universe. Ano ang magiging last pick para sa TNC? Sino ang magiging hero ni Raven Durant? Open ang Juggernaut ni Raven Durant. Ilalabas na ba si Juggernaut dito? Simpleng Juggernaut lang ni Raven Durant yan. Kayang-kaya nila yan. Para kumbaga sa sabayan ng blade sa blade yan. Terror Blade kaya okay dito? Pwede din, Terror Blade. Sa pag narinig ko si Raven, palagi ko naisip Terror Blade. Depende kung anong takbo ng ng utak ni Coach. Pero na kay Coach lahat yan. Si Coach kasi nag-analyze ng drop. Coach Ganda. Shout out kay Coach. Coach Ganda ng TNC. Ano, nakita ko yung idol nakita ko yun. Totoo. Idol natin yung si Coach. Busy si Coach. Huwag natin gagambalain. Busy. Tignan natin dito. Omni Knight, Anti-Mage, Shadow Shaman, Magnus, and Red Protector. Yan ang mga pandigmang hero dito ng
ng evil geniuses, TNC, taking their time and they will go for the Terror Blade and Azurai was right, I was left. So, TB, ni Raven Durant, the signature hero, sabi nila, basa na ng signature hero to, sige, mag-AM kayo, Terror Blade kami, sinong mananayag, sinong masangat, sinong mas bogey? Ito na, ang bakbakang game number 2, TNC versus EG for the Kiev Majors. Let's go straight to the game. Ay, hindi pa pala. Hintay pa natin palang lumabas yung versus mode. Malateken. Interesting na lang pala, no? This best of 3, TNC comes out with 2 na illusion type ano heroes. Na line up. Oo. Kumbaga, feeling ko yan ang meta ng TNC. Ngayon. Oo. Ang mga illu-based hero. Maganda. Magandang composition nila. They have a well-balanced tankiness. They have the one true carry, Terror Blade. They also have the Lina on their side, which is a very, very good mid lane sa meta natin ngayon. And we're just waiting for the game to load. At sisimulan na natin ang bakbakang game number 2. Pero bago magsimula ang lahat, maraming maraming salamat sa pagtutok sa mga nanonood natin dyan sa Barangay Mineski. Happy viewing sa inyo mga bestie. At syempre, eh, pwede ko na kayo batiin. Mag-post lang kayo doon sa post ko, doon sa asal na comment ko, sa wall ko. Punta kayo sa wall ko doon, mag-post kayo na pabati, babatiin ko kayo doon. At pakilala mo na, Azu. Yes, so sa side ngayon ng TNC, one more game and they win this best of 3. Cuckoo gonna be playing on the Lina, Ryo, Crystal Maiden, Tim is playing the Earth Spirit, Raven back with his signature Terror Blade, and Sam H on the Axe as well. Para naman dito sa side ng EG, it's Crit on the Shadow Shaman, Sumail, using that Magnator Universe ang Omni Knight dito. Zai, ang Trent, and RTC will be playing ang kanyang anti-mage. Alam mo, naisip ko na kung bakit natalo tong EG. Yes. Nadamay lang sila eh. Alam mo kung sino talaga ang malas sa TNC? Sino? Si Tropang Crit. Nang dating OG si Crit. Di ba siya yung captain dati ng OG? Ah, di, si Fly pala yung captain. Pero player siya ng OG. Tapos na-disband sila kasi tinalo ng TNC. Naku po, nagkamali ng nilipatang liga. May nakasalubong siya mga dati niyang dating gumulpi sa kanila. At ito TNC, grabe TNC. Kinukuha, bala kuha din lahat ng rune dito. Hoy, tigilan nyo kami. Amin ang mga rune nyo. Huwag na kayong lubapan, huwag na kayong pumalag. Ibigay nyo na sa amin yung mga rune. The battle begins. Pulis na kami. Siyempre, kung ganyan ang skin ni ni Raven, talagang bibigay. Pero nakakuha naman si AM. Nakaka-play din si 2-4-2. 2-4-2. Pwede na. Pwede na, pero sitting pretty ang TNC rito. Meron silang magandang-magandang leverage over EG. They have a complete one-game advantage over EG. Well, EG, they need to force a game number 3 in order to have a chance dito sa series natin na to. Cuckoo is now on the Lina. Hindi siya ang illusion-based hero dito. Instead, it will be Raven Durant playing ang kanyang signature Terror Blade dito. And standard na iwanan mo na sa damage na onte while well, this Earth Spirit is going to be roaming around once more. Maybe to look for that odd man out ng EG. Maybe netting that first blood kill para sa ating TNC roster dito. We'll definitely help them out. And mukhang secret ang secret na naman ang nakita nila. Ito yung dating OG. Ito yung dating OG. Dating OG daw yun eh. Pero teka, nakuli siya ngayon. Nakahulihan dito. Tignan natin. Sam pero Rio, ang kunat ni Sam H dito. Teams, nagbabalang kumulong. Ano pre, gugulungan ko na ba? Gulungan mo na, bestie. Teams looking for the backstabs. Spots out crits. Meron siyang Venom Orb. Sige, normalin. Mag-normalan tayo dito. Gumulong. Kaso pabalik ang gulong. Reverse ang gear ni Teams, mga kaibigan. Pero sa bottom lane si Raven, 2v1. Binubulas dito ng isang napakalaking trend protector. And, well, just a little bit of damage. Wala namang kill potential for now. Yung duo bot na yon ng EG. True. Tignan natin dito. Simpleng laning phase lang para sa magkabilang team dito. Axe is a very good counter, forcing AM out of the lane. At nandito siya. Hoy, Gumol. Hoy, RTC. Hoy, Arthur. Arthur Babaeb. You don't mess with our creeps, ha? You don't mess with our creeps. I punch you. Mindset na lang. I punch you. Oh, nahuli pa ni Sam H. I punch you. Sa kanya naman yan, eh. Creeps naman nila yan, eh. Tama nga naman. But it looks like they're charging in and Sam H. Walang nahuli. Maybe anticipating kung saan mag-blink or mag-dag. Tama, blink C, ano? Si RTC. Oo, yun na nga. At simpleng-simple. Magnator mid, he is at the moment 11-1 up against a 10-0 na Lina ni QQ Martin. Nil, Cuckoo continuing to harass itong Norito. Mongazor.
At sa kabilang series natin, update naman, Thunderbird taking game number 2 and they will force a game number 3 against Liquid doon sa isang bracket natin. Thunderbird, kung di nyo alam, yan yung dating OG. Ah, dating OG, dating DZ. Ang DZ ngayon, ang lumalaro sila tropang Demon at tropang Abid. Pero ito, sinapak na naman ni Trent Protector. Chinip shot si Raven. Sabi ni Raven, nakita ko na yan, binaog nyo na ako kanina nung game number ano. Binaog nyo na ako nung game number 1, pero di nyo pa rin ako napigilan. Paano nyo ako pipigilan dito? Binabati ko nga pala si Kasu. Natampuhin, nagpapabati daw siya. Kinalimutan ko na daw siya si Kasu at si Kento ng Japan. Kasama na rin si Azuma, ang mga kaibigan kong Japanese boys and girls na mahilig sa Dota. Happy viewing sa inyo. Binabati ko pala si Jomar Cruz, nanonood din sa shop niya. Umasok na si Teams, mga kaibigan. Pero blink out kagad para kay Arthur Babaev, aka RTC. You can't really get a catch onto a anti-mage, but you can deal the damage. Yun na lang ang isipin. So mga nagpapabati sa akin, pumunta kayo sa wall ko, mga bestie. Ha? Oh, teka, si Rion, nandito na sa top lane? Oh, wait, nakita na siya. Alright. Nakita na yung kanya. Hindi na ako na nga yung mga nagpapabati sa wall ko. So, go lang ko, Eddie. Ako mo na ba? Yung post ko na Azar, pumunta kayo doon at dito kayo babatiin. Pag sinabi kong Azar, doon na kayo. Games though in a 1v1 against RTZ for just a little bit of damage. Medyo nag-rotate na sa top lane si Rion. Alam mo, maganda to. They are continuously forcing out itong si Aulag. Munti ka na. Apat. Ha? Ay, di tatlo lang. Nabattle ni, ano, ni Samil yung... binote-bote lang. Ay. Binabati ko nga pala si Ems Natividad. Nagpapabati. Michael Flores, Patrick Pilino, Kirk Marquez, Roji Bello. Mga umi-spam sa wall ko. Ryo Joaquin, Harold Diaz. Binabati daw ang mahal niyang babae. Kaya Marnel Canceneres. Hindi, sige, babatiin ko na kayo habang laning phase lang natin. Dahil mamaya, di ko na kayo mababati. Ma-action na to. Nathaniel Carl Gapol. Kuya, di pabati mga tropa ko sa BU Hawaii. Uy, mga kaibigan natin. Alam mo sa Hawaii, puro Ilocano. Uy, di niya kinol me maybe. Bakit? Call down ba? Call down ba yung call niya? call. Kumbaga, hindi siya call center agent. Pinili niya ang Battle Hunger. At ang counter helix, saan pa lang siya magkaka-call dito? Aaron Banzuelo! They initiate! Oy! Sumobras! Hop! Simong Gasol! Hop! Skiwer! Isumail Gopin! Walang LSA. Pero sa bottom lane, medyo nalulugin onto si Raven na universe. Ay! Naku po! The damage! Hindi, walang kawala. Si Raven Durant, mga kaibigan. Sa level, anong level ng ano yun? Ng aura. Level 2 D-Gen aura. Walang takbuhang magaganap. Tapos level 3 purification. Yappy, indeed. Sakit. Ayan, dami nagpapabati sa akin. Puro just now yung mga pabati nyo. Babati sa mga kasyam ko, pasabi ang papangat nila. Jet Mendoza. Babati kay John Paul Suarez, Sumail ng Valenzuela, Mark Robert Pascual Reyno. Dami nyo na. Arthur Rush Hussein. Lodi, pabati, lupit mo magas. Binabati ko kayo, pero tingnan natin dito. Baka may mahuli sila. Secret na gusto tumukot. Ayun ako. Nagpapatay sa neutral creeps at mahusay. Sabi niya, kesa mapatay niyo ako, dinisband niyo team namin. Dito na lang ako sa neutral creeps. Magpapakamatay. Alam niyo kung siya point out. Yan. Neutral creeps, ano, crits and secrets. Binabati ko si Joanna Palea, ang aking very pretty friend. Na nanonood sa akin ngayon. Nice one. At ang kanyang asawang si Miko at ang kanilang dalawang anak. At ayan, ang kanilang shop, pinabati ko dyan sa Laguna. Hello. Happy viewing sa inyong lahat, mga bestie. Maraming salamat sa pagtutok, mga kabarangay. Join na kayo sa Barangay Miniski. Kung di pa kayo nakaka-join, para di kayo mahuli sa mga happening sa esports sa loob at labas ng bansa, just go to facebook.com/group/esports. Pinas. Bilis ko magsalita. Okay lang yan, Kuya. Nagiging rap god na yata talaga ako. Sino bang idol nyo, Kuya, din na ano, caster? Idol ko na caster? Pwede sarili nyo rin, gusto nyo. Sino bang idol kong caster? Si, ano? Sino ba? Meron ako idol, nakalimutan ko yung pangalan kasi di ko na siya napapanood eh. Wala, di na ako nakakanood talaga eh. Nahihirapan na nga ako eh. Gusto ko na lang manood minsan. Okay lang yan, Kuya. Kayo na yung pinapanood eh.
Pero tingnan natin dito mga kaibigan. Continuing ang pananalasan. Ako sinabunutan siya rito. Stop! Teka lang. Huwag mong inaawa yung tropa ko dito. Nako, in-Stalinger. Tingnan natin, ginugutom dito. Uy, Battle Hunger lumalaban si Samix. Si Taberna pinita mag-TP. Si Sumail Copin late reaction star siya rito. Nakuha na nila yung kill. At TP sabay lakad pabalik sa gitna. What a play by Sumail. Kita mo yun? TP sa top lakad pabalik sa gitna. The most productive play para galing kay Sumail. Ayan o. And because of that, late reaction star. Hindi, magwa-wards. Sabi niya kasi para may consuelo. Magwa-wards kasi ako para hindi mahalata na nag-wards ako. Hoy! Eto, susubukan niyang hulihin. Mahuhuli niya kaya. Pero the TP will be cancelled out since wala sa possession si Sumail in order to take down etong si Coco Martin in the mid lane. AG is now up by 2 kills over TNC. Pero napanood na natin ito kanina. Kanina sobrang laki ng kalamangan nila pero wala silang sagot sa Phantom Lancer. Oh! Gumulong pala yun sabay. Hindi ba? May blink na yung CRDC. Bitin si Arthur dito. Magkakablink siya in 6 seconds pero mukhang hindi nila aabutin dito. And there's that call. Ang ano pangontra sa puno? Palakon! Ang pangontra sa puno ay palakon! Double talaga sa mukha! And Sam H! Si Arthur ka pala at saka si Sai eh. Tandaan mo, ang pangontra sa puno ay palakol. Pinalakol sa mukha yung puno. Lumberjack. Ginawang malaking troso. Ginawang bangka, cabinet, papag, dingding, bugbong. Lahat na lang. Ginawa. Sabi ni Raven, si Raven, oh guys, ha, kayo nakakaluwag na. Ako naman, nahihirapan. Ano guys? Solo na lang me? Mayday. Need assistance in the bottom lane. Wala eh. Si Jay, binababati ko. So mukhang hunting na naman ngayon. Oh! Side though. Ayun, so merong sentry ward sa bottom lane ng TNC. That'll at least provide some vision here onto Raven. Naglalakad na naman na puno dito mga kaibigan. Sabi niya, nataga ako doon. May palakol sila, may pangontra sila sa akin. Kailangan tumipat tayo dito sa mga chewables. Walang SSC, si Trent though. Level 7 Terror Blade. Cooldown ng kanyang Sander Marudo dito mga kaibigan. Tignan natin dito. 2-all ang ating scoreline dito. All United is leading the game in terms of net worth. 4K yan. Axe to follow. So the both offlaners is doing quite well. And Kuku opting to go for base boots. Bakit? He wanted to go for mobility. And judging by the build of Kuku, alam mo yung normal. Gusto niya masakit eh. Ramdam yung normal. Malamang, ang tanong dito, anong kukunin ni Kuku na talent? Kung yung 50 damage pa, o yung respawn time na minus sa level 15. Kasi, ewan ko, feeling ko standard na yung minus respawn, yung minus ng respawn time. I think okay lang yun. Kasi kahit man sabihin mo na wala kang teka lang, damage. Ay, dagger na si Sam H. At na kay Sam H ang bola rito. Pero, expect yung rotation coming from the Omni Knight to save the day para sa kanyang mga kampi dito. He will, itong si Sam H, no, going for early blink dagger. Wala siyang tankiness item dito. So, sasalalay sa kupunan niya rito. Tignan natin kung paano unang debut ng Blink Dagger niya rito. Kuku Martin going for a Yule Scepter of Divinity as his first item dito. Tignan natin kung ano mangyayari mukhang nag-SOD ang TNC dito towards the mid lane. They might try to go for a kill dito sa mid lane. At yan nga ang tinitignan natin dito. Pero hindi. Nag-iisip sila. Saan sila pupunta rito mga kaibigan? Tignan natin. Gusto niya pakita yung magandang Blink Dagger niya. Ang bilis ng blink ko. 10 seconds. 10 minutes na. Kailangan natin gumak dito. May mahuhuli ba rin? Ito na. Nahuli na si Mungkaso. Kaso walang enough blink. There's the silence. Tignan natin. Walang stun. Tignan natin. Mukhang may LSA. Ay, nako. May tumating. Hoy, Omni Knight ha. Late reaction star ka na naman. At nako. Back. I need to back. And this will be the first tower, the tier 1 tower going down in favor of TNC dito sa mid lane. So this will be their second tower of the game. There's a fortification to delay the inevitable. But still, this tier 1 tower will fall. Trend Protector, nagpapagala-gala rito. At wala siyang magagawa. And that is TNC getting another objective to their favor. Yapsi, do they and do. And with that pick sa ating mid lane, nag-rotate na ang TNC sa bottom lane. Para shoutout kay Jeron Munchal. Pinapabati ni John Paul Gadia. Binabati ko ulit si AJ Perez, yung tropa kong negosyate. Food negosyo mga kaibigan. Kung gusto nyo mag-negosyo ng mga food cart, punta lang kayo kay AJ Perez. Tropa yan. Pag tinanong kayo, sino nag-repair, sabihin nyo si Kuya D, para meron tayong porsyento. Ice ba yun, tol? Ako, natawag na naman. Ako, all me maybe na naman. May TV tumarating. Next ring array. Tinaga sa mukha na naman. Patay ka na naman, Arthur Babaim. And Sam H, all four kills kay Sam H dito. Akin ang bola, bestie. Akin ang bola by Sam H. Playmaker.
is under Maker. Attack. Pero ngayon si Raven. Oh, TNC. Na-hunting na siya. Alam mo yung TNC, maganda pa sa TNC dito. Wala silang pakialam sa nararamdaman ng kalaban. Nako, si Thunder Baruto. Oh my God, nakahuli si Omni Knight. Wala kang heal. Tinagahan na naman si Mukha. Oh, tumatakbo. May pinaglalaban. Pero hindi. Boom! Ayun eh, si Yeno, kasi kukuna ako, pero TNC pa rin. Si Kuko na lang nakakuha. Gusto na kunin ni Summit yung buong laro eh. Alam mo, bigay mo na yung puno. Papalakulin na yan eh. Kung baka, kada palakulin ni Axe kay Trent Protector, paliit siya ng paliit. Kasi napuputulan siya. Kanina, pwede siyang gawing bangka. Ngayon, aparador na lang siya. Papag. Tapos pag lumate pa yan, magiging cabinet na lang. Pag naging cabinet, kabayo na lang ng plancha. Paliit ng paliit yan. Sangkalan. Hanggang sa maging toothpick na lang yung Trent Protector. Sa dami ng tapyas na inabot niya kay Axe Rino, Master Rino. Ganun yon. Ay, nakyo. Laki pa naman ng Axe. Oo, sabay-sabay angat na sa lipunan ng TNC Rito. Nangunguna na si QQ Martin with 5,500. Pero hindi sila pwede magpakasigurado. Pero hindi pa rin alam ng EG kung anong sakuna ang tumama sa kanila rito. Hindi nila alam. Pero si Trent Protector naglalakad. Uy, spooted. There's that Nova. And they will deward dito, mga kaibigan. And that is a very good prevention coming in from Mr. Crit dito. Si Sai ba yung Trent? Si Sai yata. Yes, si Sai yung Trent. So all bounty runes being taken a bit by TNC. Gusto na lang mag-siege sa top tier 2. Uupensa na sila rito, mga kaibigan. Magandang gabi sa lahat. This is the Kiev Majors, mga kaibigan. This is TNC versus EG. Game number 2. TNC with a 1-game advantage over EG. And they will secure themselves another tier 2 tower. And they are continuing to take down objectives left and right across the map. They are now leading in terms of network dito. Going 14 minutes direct pasilip ng grab natin. Grab is in favor of TNC. That is 2,000 in terms of experience and also in terms of gold. So TNC, medyo relentless despite a very rough start. And EG, now in a very, very dire situation. They are looking for a kill dito. Tignan natin kung makakahanap sila. Pero lina ni QQ Martin. Ano ba yun? Naka-shadow blade na ba yan? Invisibility lang. Naka-invisibility. Yule Scepter is up on him. So he is gathering enough information para dito sa TNC. And tignan natin, mid lane, medyo nape-pressure na rin. So left and right across the map, there's a pressure dito. Lina with an invis rune, medyo nakita niya yung Trent Protector, pero Trent Protector won't show himself dito and he will be able to TP out into safety. So spotting out Raven in the top lane prompted na bumalik na muna ang Evil Geniuses or EG. Though like you said, EG lang ngayon on the very back seat ng ating laro. Definitely gonna be hoping for a pickoff, although the problem is, TNC has been going together most of the time. I mean, si Kuko siguro mag-isa lang siya kasi he has that Yule's Divinity Scepter plus of course yung kanyang burst combo na medyo kahit sinong member dito ng EG kaya niyang mahuli at this very early, this access very potent. Here comes the initiation coming in. Ang ganda rito, the silence. Ang ganda rin yung teams dito. Teams with a call, tinawag si Omni Knight. Mapapakall me maybe, ano, tatagay ko na pa sa mukha to. Slam dunk it, pero hindi. Pero lumalaban sila rito, ginamit ang Gardan 2. Gardan 250, sinipa, Volcasor, tumad dito. Ay, nako, di ata tumama. Tignan natin, Delegado rito. Delegado, nalima mga kaibigan. Malakas ka pala, ito na yung puno. Ang pagpaho ng api! Sumail with the double kill! And he will end the streak dito. Wala si Kuku. Tupil yung steam out dito. Pero meron nakalaban dito. Yule Scepter setup. Tingnan natin. It's the setup. Cast LSA. Tingnan natin. Di na kailangan ng laguna. Ginawang target practice. Ginawang homeboy, mga kaibigan. And teams will get them at least one kill dito. Nag-esos na ba si Kuko? Kailan? Si Pata. Laguna? Hindi ko alam eh. Parang hindi pa eh. Alam mo ko, kahit na naka... Kung nandun si Kuko, kahit nakapag-Garden 250 yun, pag nilaguna mo, wasak pechay nun. Pero ito, pwedeng lumaban dito TNC. They know na walang ano ah. LSA! Tingnan natin dito, may laguna! Up, lalagunahin pa! Oh my God, pero nandito ang overgrowth. And the overgrowth, Tyro Blade dito mga kaibigan. TNC will get the tower, pero they will lose too. And EG fighting back dito sa game number 2 natin mga kaibigan. So these rotations from TNC getting the catch. Or sorry, rotations from EG getting the catch of TNC. The damage from Sumail. Around 900 in those two matchup or two skirmishes. Oo, ito nga. Tingnan natin dito mga kaibigan. Axelicious Papa Ball ni Sam H mga kaibigan. Farm lang dito.
Vanguard na siya. Medyo nabigyan kasi si Sam H. Kung may blade mail si Sam H, hindi siya mapupukos ng gasta-basta na ganun. Pero tignan natin kung anong plano. Ito na ang gusto ng TNC dito. Raven is now leading in terms of network. He is now up to almost 7,500. Yasha is up on him. And Manta style will be the first item choice para sa kanya dito, skipping that Dragon Lance na I think isa rin sa mga magandang item pick para sa kanya rito. Pero EG, they are on the south side, mga kaibigan, hiding behind the tree line, looking for a potential kill towards the mid lane. Pero TNC not showing themselves dito, mga kaibigan, and TNC just playing passively rin dito. And EG desperately looking for that kill. They will be able to spot up itong si Teams, pero si Teams, Teams doesn't know. Mukhang Teams will go down dito. Dyer's middle tower is under attack. Pero Teams nagtago sa puno, pero alam dito na threat na nandun siya. So hindi makatawid yung threat. Pero Terror Blade is applying pressure towards the this top lane. Orb is up on him. Here comes the Mass Serpent Ward being deployed by the Shadow Shaman. So this will technically secure them a tier 2 tower bottom lane dito. You can see na medyo nag-drawing ng TNC. Maybe going for that mid-tier 2, pero... Ah, hindi. TNC going for the Roshan. So they know. Yeah, they know smart. That EG is fully committed towards that bottom lane, and there is no way na makakaabot dito yung EG. And this is a very good very good pickup para sa TNC. Yeah. This Aegis will give them advantage. Kahit kaano pa katagal yan, huhulihin nila yan. Here comes the Hex. The call, mga kaibigan. Super Lina is here. Si Guard at 250. Nilaguna sa buka. Naguna play. Sabi nyo naman sa'yo. Walang... Inakdaan. Ay, nag-dartan siya, oh. Ginartan niya yung Rasta, pre. Pre! Ginartan yung Rasta. Wala nang gardan yan. Ay, tinawag ang puno. Ako po. The silence. Ako, sabi ko naman sa'yo. Ayan, lumiit na naman. Lumiit na naman yung puno. Naging plancha na lang. Naging kabayo na lang ng plancha. Dalawang support ng patay, walang guard at 250. Tapos ang buhay ng EG rito. How to win, sir? How to win? TNC, bro, too strong. Too strong, bro. Mukha nang nakakabalik ang EG. Pero mukha lang, mukha lang. No P, no P. At, nako TNC, I like what TNC is showing dito. EG, kumbaga sakati, hindi na alam ng EG kung anong kakamutin nila rito eh. Nasasaktan na sila eh. Nasasaktan na sila eh. Grabe. Alay ko, bes. I guess TNC, or rather EG, going for that 5-man rotation, and TNC knowing to get, you know, the objective, get a better objective, or at least para masabihin to, pantay na objective para lang ma-offset yung nakuha doon ng EG sa bottom lane, plus the 2 kills, which I think is pretty questionable from EG. Hindi na na-expect na mahuli sila agad doon ng TNC. Alam mo, ako TNC, may Aegis ako, susubukan kong umatake. Alam mo bakit? Wala silang Garden 250. May Blade Mail si Axelicious, Papa Bull. Baka wasak-wasak sila dito. Kaya nga. Pero... At the moment, si RTZ nangunguna in terms of network para sa team niya. Pero hindi sapat ang Yasha at Battle Fury para sa depensa nila rito. 1,000 HP? Baka mabu! Pag nabuti na! Baka mabu! Ilan ba ang ano? Ang execute damage ng Kaling ngayon ni Sami? Tingnan na. Anong level na ba yung Kaling Blade? Pwede pa check lang. Ang execute damage yan is 325. So 30%. Nang HP niya, tapos na siya. Wasak ang Edsa. Ah, oh! Easy gold. Naglagay ng easy gold. Naglagay ng easy gold dito. Pero binibait nila yan. Binibait nila yan. I-skiwary niya yan eh. Binibait nila yan. Ah, pero hindi. Dumating ang tagapagtanggol ng naaapi. Si Axelicious Papa Ball. Sam H. Easy money. Thorn Mail. Blade Mail. Oo, naka-Blade Mail na siya rito. Isa kang Thorn Mail. Isa ka talagang League of Legends player. Alam ko na yan. TNC. Escaping, mga kaibigan. Happy viewing sa lahat ng nanonood. Almost 7,000 viewers watching. Mineski, mga kaibigan. Mineski TV. Rapsi Doodle Doo. At tingnan natin dito. Aegis is up. Scotty will be the next item. And Raven Durant. Wala nang patumpik-tumpik pa, mga kaibigan dito. TP back muna siya dito. Tingnan natin. And... TNC, they will be happy on farming muna rito. They also know na hindi naman ganun kadali mag-high ground against the reverse polarity na meron ng EG dito. And of course, the overgrowth to hold them into position. So they will be so TNC, they will just farm up yung nilang mga pwedeng i-farm dito. They still have a tier 1 tower standing dito sa mid lane. So this is a very good tower to defend. Trend protector dito. Ni tropang Sai paikot-ikot parang Chubibo sa gubatan at baka mahuli na naman siya ni Axelicious Papa Bull dito. Here is the smoke. Smoke of the seat para dito sa side ng TNC, mga kaibigan. Tingnan natin kung ano makahanap nilang kill. Na-try nilang mag-catch off dito ng EG knowing na wala silang vision.
As well, at the same time, TNC might be reading that EGR actually looking for some action themselves. Pero, may nakita sa position ng mapa ngayon, EG is actually on the opposite side of the map. So, both teams looking for potential pickup dito. Mukhang TNC, they are opting to go for that last outer tower. Samantalang EG, they are applying pressure towards this top lane. Although there is one hero showing sa mid lane para sa EG, pero he will immediately back off dito. Dire's bottom tower is under attack. So, with this vision on Raven actually going for the bottom lane, this might prompt EG to actually push the top lane. Oh, dahil may Aegis pa. Bao, sige, pumush kayo. Oh, sige, Mass Serpent. Ay, nako. Laban lalo yan. Walang Mass Serpent Ward. Ay, nako. Walang Mass Serpent Ward, oh. This is a mistake from EG. Oh, bukas na, pre. Bukas na yung pinto. Oh, magpo-fortify. Oh, magpo-fortify. Tignan natin. Tignan natin si Mongasaur dito. Nagaanap siya ng mga RP. Iniskiver niya palayo. Iniskiver niya palayo. Totoo ba yan? Laban na ba yan? Ito na ba yun? Nasa na si Axelicious Papapol. Oh, na Thunder! Barudo. Iniskiver lang papalayo. Tignan lang natin dito. Here comes the Terror Blade. Axe with that gold. Tignan natin dito. Laguna, oy! Pero protektado. Overgrowth. Anti-mage on the backside. RP! RP from Sumail! Pero hindi naka-blade. Nakipaglaban dito. Naku po! Arigo! Arigo si Arthur! Sumabok si Arthur! Mapapapain pa kata si Arthur! Ay, si Arthur babayan mga kaibigan. Tignan natin. Ayon na mag-fight back. Patay ang dalawang hero. Tignan natin. Axe with that gold. Universe! Universe! What are you doing, Universe? Oh my God! This EG squad is giving me cancer! TNC! They are on their way of sweeping the series, mga kaibigan. And they are taking down the melee rocks in the bottom lane. RTC do have a buyback, but what can he do? Shadow Shaman has a buyback as well. Pero ginamit nila yung Master Serpent Ward sa baba. Ano nangyari, EG? Misplay after misplay after misplay, and they will go for a secondary set dito, mga kaibigan. Ayaw mo mag-buyback, sumail na anak ng gabo. Wala naman kayong RP, wala kayong overgrowth, wala kayong Gartan 250. Suko nyo na kaya, wala na kayong gagamitin skill eh. Oh my God, EG, mga kaibigan. Oh, pero oh, may tinawag, may tinawag. Pinasok na ulit si Raven. Pinasok si Raven. Pwede buhay pa si Raven durang dito. Diyos ko, na silence. Stun, Laguna. Hey! Double kill from Sam H with the calling once more. Oh my God, EG. Totoo na ata to. Toothpick na. Laging toothpick na yung trend protector nila, mga kaibigan. Two lanes going down. TNC. Oh my to the G, mga kaibigan. One big push lang ang ginawa nila rito. Paano buhay yung AM? Patay naman yung Magnus. Patay din yung Shadow Sama. Nag-buyback. Nag-buyback ang walang RP. Buyback, bita-bita, buyback. Kaming itignan natin dito. Pero too much damage has been done. At wala man silang makukuhang konsuelo, mga kaibigan. Ni isang kill, wala silang nakakuha. Kalungkutan para sa EG, mga kaibigan. Bleed blue pala. Ayan o. Nang-ngert-ngert sila. EG... when falling down. And when the dust has settled, bottom lane, pati mid lane, nabasag na ngayon ng TNC. Only the top remains. And onti na lang before they get this 2-0. Continuing yung kanilang pursuit for objective ang TNC, immediately taking down and eliminating the threat of that outer shrine na malapit sa Rosh Pit. So this will deny EG an easy access towards that Rosh Pit. Remember, the only mobile hero on the side of EG is the anti-mage. Pero kailangan niya pa mag-blink doon. Shadow Blade completed on QQ Martin. Item check nga tayo dyan, Direk Alo. Pakita natin ang mga item natin dito. Bloodstone Yules and etong Shadow Blade completed on Kuku Martin. Four stop para dito kay Crystal Maiden. Dagger completed on teams. Scuddy, Manta Style, and us ang katutak na gold para kay Terror Blade dito. Axe ni Sam H, the MVP of this game for me. Etong Axe ni Sam H. Grabe, yamanin. The bounty which my matriarch will prize. And again, top lane na lang natita lang ngayon. What can EG do? Kahit hindi ko alam. Nahihirapan ang EG rito, mga kaibigan. Hindi nila alam kung anong sakuna ang tumama sa kanila rito. Yan na yung comp na ginamit nila kaninong game 1. Pero nagbago lang dyan. Imbis na si Universe yung naka... or imbis na Faceless Void, meron silang Magnus. At yung babaeng nakasalalay daw sa TNC, ang virginity nga, mukhang mananatili kang virgin. Ice ba yan? ang taga pag-block na TNC. Saving the virgins, mga kaibigan, dito sa mundo. Kasi nakita ko, may nag-status kanina eh. Nakasalalay daw sa TNC yung ano niya. Eh di, niligtas ka ng TNC. Ice ba yun, bestie? Oh my God.
At shoutout nga pala kay AJ Perez na mababa raw ang 100D kay Kuya D. Pag na 2-0 ng TNC ang EG. Mukhang happy birthday ka na naman dyan, bestie. At kay Jackma pala, huwag natin kakalimutan ang ano natin. Ang pinuno ng bayan. Barangay Mineski. Barangay. Atabs mo po kami lahat. Atabs lang tayo sa barangay. Barangay lang naman tayo. Skadi. Already completed by Raven. So, lahat ng range form attacks niya, may slow na rin. Oh! Top lane though. Nahuli nila si Teams. Nako! Nako! Pero ito na. Nila si Teams, kinalat nila si Raven. Hoy, secret na secret na malas. Alam mo, secret di pa na nanalo sa TNC yan. Tinusiro yan yung OG siya. Kahit anong lakas ng team, hindi secret. Secret ang may sumpa! Secret ang may sumpa! Si Raven, hindi na kailangan mag-ano eh. Mag-range form para maging nakakatakot. Oo, oh, nakakatakot na siya indeed. At napakalayo, ito. Kita na nila Roshan. Yung Roshan dito. At ito na ang susi ng tagumpay para sa TNC. Once they will be able to secure this Roshan, I think this is the gateway to heaven. The gateway to high ground. Ayan na. Ito na yun. At mukhang walang papalag sa Evil Geniuses or EG for this Aegis of Immortal. And ayun. Oo. Terror Blade now up with the Defusal Blade. Sorry, ang susunod niyang item dyan is Dragon Lance. Illusion. Oo. At saka alam mo kung bakit nanalo TNC? Ginamit na naman nila yung pinangalanan kong Tambalan. Ano? Tama mo ang Tambalan ng Jaboom Twins. Hindi mo ba napansin? Hindi ko lang kapinansin eh. Pero may nag-point out sa akin. Si Lina at si CM magkasama na naman. Ang lamig at init pag tinamaan ka, sigurado trangkaso ang aabutin mo. Isipin mo gininaw ka, sabay ininitang ka, sabay kuririente ka. Pag hindi ka namatay, trangkaso. Trangkaso aabutin mo sa Jaboom Twins ni Rio at ni Kuku. Ayan o, Jaboom Twins is doing it. Second game na mga kaibigan. Ito na, mukhang gusto nang tapusin ng TNC ang laban. Actually, going to be actually, going hindi pa ili, wala bang elimination mga kaibigan. Swiss format ang format ng major. Hindi pa to yung single elims na playoffs. This is the Swiss format for the seeding. Para dun sa mismong main playoffs natin. Hindi nyo alam ang Swiss format. Ito yung ginagamit na format sa CSGO. Pero ito, Oy! Wala siyang nakuha! Wala siyang nakuha! Nahuli niya si Raven! Nahuli niya si Savage! BKB by Savage! Okay, nakipaglaban na rito! Anti-mage nasa gitna ng gera! Oy! Freezing field! Nakahuli sila ngayon sa CM! Nakapatay sila dun! Ba't ganun? Ang pinis nila napatayan! Pero still with the free hits! There's a huge RP! Pero may follow-up pa sila ngayon! Tingnan natin! Oy! Nakapwede si Screen na proof for EG! Then may Aegis pa! Pero EG, defending the high ground quite well! Lina will be able to clip itong anti-mage dito! Pero tutulungan na nila rito si Kuku Martin! Sila punutan si Kuku Martin! Trying to do everything mga kaibigan! May Sander Baruto pa siya! Hindi siya makapag-Sander Baruto! Naglalakad siya rito! Lina! Kuku! And Raven against the world! Nakipaglaban si Kuku Martin! Oy! Sabay yung 7th! Hindi! Nabuhay pa rin siya! Oop! Sabay suicide like a boss! Swaggy team mga kaibigan. Pero again, EG with a very good defense mga kaibigan. Pero this time TNC, they can now push. Wala na yung threat ng RP, wala nang ultimate ang EG. And this is what TNC is looking for. Link and Spear now up on your Lina. And Raven and company mabubuhay na in less than 10 seconds. So this will be the push na kailangan nilang gawin. Here is the AM pushing the mid lane and he will be able to take down etong mid lane si Mr. Arthur Babaem aka RTZ. What have we here? So with that, there's a gap here or opening para sa TNC ngayon na makatapos. Kung akala nyong talo TNC dahil sa naganap, ito yung ginawa ng TNC. Sa sobrang kalamangan na meron sila sa laban teka lang muna. Ito, sa sobrang kalamangan nila dito, the stun. Sa sobrang kalamangan ng TNC, afford nilang mamatay eh. Kasi mawawala ng ultimate yung kalaban eh. Walang ulti oh, walang guardan, walang kahit ano, walang RP. Oh, pinapasok na nga ni Kuku rito eh. So yung anti-mage, nagki-creep cutting lang dito sa top lane. Para ma-delay yung push. Ah, sa bottom lane pala siya. Pero TNC, gusto na nila tapusin to. They want to go for the high ground dito mga bestie. Ito na. Ito na sila. Terrorblade leading the charge. Here comes the Threat Protector trying to protect itong TNC. Living armor on the tower. Pero hindi. Look at the damage from Raven. Is mga kaibigan. Grabe. No RP, no guardan. How to defend? Ah, paramihan ba gusto mo? Ito, maglaban tayo. Paramihan lang. Pero RTC under the protection of the Repel and the Living Armor. He is quite tanky. Pero tignan natin dito.
Wala pa rin silang guard down. May RPA is now up. So they have this fighting capability now on the side of PG. Tignan natin mga kaibigan kung TNC will they repeat the same mistake that they have made moments ago. Pero they will just back off dito. Basher up attack para kay, ano, kay RTZ. So an extra item for this anti-mage. Right now, okay, nalaman, I think naisip na lang TNC na back up na yung mga SS, mga ultimates ng ano dito, EG. So they just prompt to exit the fight or exit the top lane. And they're really, ano, playing safe, ha? Ito nakay Kuku ang ano rito eh, ang bola ng pitasan portion. Tignan natin kung may mapipitas si Kuku, pero delikado siya rito. Naku! Oy, naku po, this is not good! Nahek siya dito, nakakapitan si Kuku, mapamatay pa si Kuku, and Kuku will fall. Although he has Bloodstone, so mabubuhay siya agad dito, but that is a careless mistake by Mr. Kuku. He doesn't have buyback, although he will respond before even itong Ichi makarating sa base nila. And so RTZ, medyo we are now in the grind time, the late game period kung saan mamamayagwag na ang one true carry anti-mage. This could still be EG's win. Sa pagkakamali lang ngayon kasi medyo pinapwersa na ng TNC because it is the last objective or oo, kumbaga Megas na eh. Mahirap na labanan ng Megas, tandaan nyo. So talaga nila makuha yun, pero EG with a valiant effort of stopping them at all cost. Yep. Still coming out on top. Yep. Pero tingnan natin, EG, they are forced to defend their base from time to time because of the continuous pressure being applied by that super creeps from the mid lane and the bottom lane. And TNC, they just need to take down the set of racks in the mid lane and they will be able to close out the series. Pero Terrorblade now up with the butterfly. So this is a very big item pickup for the Terrorblade. Tilipin natin ang buyback status direct para sa magkabilang teams. AM got the buyback, Omni Knight got buyback. Earth Spirit is the only hero with buyback dito sa side ng TNC. Pero TNC, will they be able to force the issue rito? Nahuli nila. Nahuli nila. And that is a dead tree mga kaibigan. Ang puno, madalas din tamaan ng kidlat, ba? Diba? Ayun, nakidlatan na naman yung puno. Ang pinakamalas na puno sa balat ng lupa. Si Zai, mga kaibigan. Wala siyang buyback dito. Wala nga siyang buyback, indeed. Nalaban ng EG4B5, balugbugan dito. Here is the metamorphosis. AM blinking in. Here comes the basher, mga kaibigan. Pero makuna. Aray! Look at the damage! My goodness! Dinaktakan! Patay tayo dyan, dinaktakan. Oy! Shadow Shamalay! Shadow Shamalay! Pinapatay ng illusion dito. Buyback! Di nila nila si Raven, pero that's not a smart decision. Alay, di nila mapapatay si Raven. Raven is too much, mga kaibigan. Aray ko, babes! And ngayon, you can see and this is the game! Oh no, GG! Will be called! EG will go down 2-0 to the TNC squad, and TNC again and again and again proving that they are the top dog killers. Walang TI champs, walang major champs. Okay. Sa Pinoy Pride TNC. That one misposition from Sai, na-punish. Na-punish sila doon at TNC making it happen, taking down EG in a very dominating fashion. 2-0 sagot. At yan ang dyan. Nagtatapos ang series natin. Nakapo. And Sam H, from the get-go, sobrang walang yana nung axe niya. And Kuku Martin. 6-0 ata siya, no? Nung simula. Oo, yung unang, hindi, yung unang limang kill. Unstoppable siya. Oh, diba? Yung unang 6 kill sa kanya napunta. So, naganap ang mga dapat maganap. At magbubunyi na naman tayo. TNC na naman ang talk of the town. Grabe. Taking down EG. At alamin natin kung sino yung susunod nilang kalaban. I believe meron pa sang isang laban for today. 9 o'clock. Hindi ko alam kung anong oras yung laban nila. Pero aabangan natin yan. At we will just pause for a short break. Again, you are watching the Kiev Major Kiev Major coverage of Mineski TV. I am Duno and I'm with one hell of a beast. Asaray. At babalik kami para sa susunod dating series. At maraming salamat sa lahat ng nanood. Thank you, Mineski TV. Still number one. Babalik kami, guys. We'll be right back.